Nanatili naman bilang malayang mamamayan o Freeman si dating Senador Antonio Trillanes IV. Ito matapos ibasura ng Court of Appeals ang mungkahing buhayin ang kasong rebelyon laban kay Trillanes. Ang dating senador ay kinasuhan dahil sa mga pagtataka na mag-alsa o magkudeta noon laban na kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ayon pa man, sinaayunan ng Court of Appeals ang motion ni Trillanes na i-dismiss ang pagbuhay sa kaso na unang ipinursigi ng Makati Regional Trial Court noong 2018. Ang ruling ng lower court ay kinatigan nito ang pag-revoke ni Pangulong Duterte sa ginawad na amnesty ni dating Pangulong na ni Aquino kay Trillanes. Pero binawi ng Court of Appeals ang decision dahil daw sa kabiguan ng Department of Justice na sundin ang procedural rule sa pagkontra sa proklamasyon na nagagawad ng amnestiya kay dating Senador Trillanes. Si Trillanes ay sinasabing nagbabalak namang kumandidatong senador sa darating na eleksyon. Mga kabrigada, inadapt ng Senado ang resolusyon na nagre-rekomenda na maibalik ang face-to-face classes sa bansa sa pamamagitan ng paglulunsad ng pilot testing ng localized limited physical classes. Pinagsama-sama na sa na-adapt na resolusyon na number 663 ng Senado ang mga resolusyon na ipinakilala ni na Senate President Vicente Tito Soto III, Senator Sherwin Gatchalian at ng anim na iba pang senador. Nakasaad sa resolusyon na ilulunsad ang pilot testing sa localized limited face-to-face classes sa low-risk areas na tutukuyin ng Department of Education sa ilalim ng risk-based assessment. Isasagawang pilot testing na alinsunod sa mahigpit na mitigation measures, striktong health protocols at guidelines na itinakda ng Department of Health at ng Interagency Task Force. Una nang hiniling ni Soto na gawin ang reopening ng mga paaralan para sa in-person classes sa mga lugar na konti o may zero cases ng COVID-19. Ipinunti ni Soto na mahalagang maibalik ang in-person classes para makahabol ang educational system ng bansa sa mga karatig nitong bansa sa Asia. At si Senador Go tiniyak na magpapadala ng committee report kaugnay sa pagbibigay ng kapangyarihan kay Pangulong Duterte para ma-defer ang PhilHealth premium hike. Si Brigada Lay Bagyo sa report, Brigada Lay, i-brigada mo! Brigada Lay Report! Tiniyak ni Senate Committee on Health Chairman, Senator Christopher Bongo, na magkakaroon ng committee report na magbibigay ng kapangyarihan kay Pangulong Rodrigo Duterte para ma-defer ang pagtaas ng contribution ng PhilHealth. Ayon kay Go, batay sa isinagawang pagdinig ng komite, ay nakita nilang mayroong reserve fund ng PhilHealth na magagamit para sa mga miyembro. Gate ni Go, ang mahalaga hindi maantala ang pagtulong ng PhilHealth sa mga miyembro habang binabalansya ang lahat dahil batid naman na walang pera ang mga tao dahil marami ang nawala ng trabaho bunsod ng COVID-19 pandemic. Pakiusap ni Go sa PhilHealth, pangalagaan ang pera ng ahensya at gamitin sa tama. Samantala, kinumpirma naman ni Go na kontento sila ni Pangulong Duterte sa performance ni PhilHealth President and CEO Dan Tigiran. Hinamon naman ng mambabatas na gawing 100% ang liquidation ng IRM ng ahensya na batay sa report ni Giran ay 95% na ang... Mga kabrigada, inaprubahan ng House of Representatives sa ikatlo't huling pagbasa ang panukala na naglalayo na palakasin ang drug prevention and control sa pamamagitan ng pag-amyenda sa Republic Act 9165. Sa botong 188 yes, 11 no at 9 abstention ay lumusot sa mababang kapulungan ang House Bill 7814 o an Act Strengthening Drug Prevention and Control, Amending for the Purpose Republic Act 1965 as amended, otherwise known as the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Layo ng panukala na bigyan ng legal presumption ang mga makukonsidera bilang importer, financier at protector o cuddler ng ilegal na droga. Sa maraming passages ng panukala ay nakalagay na suspect is presumed to be any of the above
unless proven otherwise. Sinabi ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na siya ay bumoto ng no sa panukala dahil binibigyan din ito ang presumption of guilt kahit wala pang due process, investigation o hearing. Ipinunto pa ng mambabatas ang isang senaryo kung saan ay maaaring makonsidera ng bilang importer, exporter o seller ang isang tao na makikitaan ng illegal na droga kahit posibleng tinaniman lamang ito ng ebidensya. Kumpirmado na. Kumpirmadong nasa Pilipinas na ang South African variant ng COVID-19 na sinasabing mas mabagsik. Ayon sa Department of Health, 6 na kaso ng naturang variant ang na-detect ng 3 ay mula sa lungsod ng Pasay. Ayon kay Undersecretary Maria Rosario Berhere na ang sample ng specimens ng 3 pasyente ng Pasay ay sinuri sa pagitan ng January 27 at February 13. Isa sa mga ito ay senior citizen, 61 years old na Mrs. habang isa naman ay 39 years old na lalaki. At ang pangatlo ay 40 years old na lalaki na gumaling na sa infection ng South African variant. Ang dalawang iba pang kaso ng tinatawag na B1351 ay mula sa mga OFWs na nanggaling pa ng United Arab Emirates at bansang Qatar. Sinabi ni Berhere na ika-6 na kaso ay inaalam pa kung lokal o galing din sa labas ng bansa. Samantala, 30 naman ang nadagdag sa UK variant sa bansa, kaya ang kabuang bilang umabot na sa 87 patients. Sinipon nga si Vaccine Saar, Secretary Carlito Galvez Jr. isang araw matapos maturukan ng Sinovac COVID-19 vaccine sa UPPGH. Mismong mga opisyal na ang nagsabi, o mismong si Galvez ang nagsabi sa kanyang maikling mensahe sa Marikina Sports Complex sa kahapon kung saan sinimulan din ang bakunuhan sa lungsod. Maliban sa sipon, sinabi ni Galvez na wala naman daw siyang ibang naramdaman na malalang side effect dahil personal naman siyang nakarating sa Marikina kahapon. Naikwento pa ng Vaccine Czar na may isang nakasama siyang nabakunahan din sa UPPGH na nagkaroon din ng adverse side effect pero hindi naman daw ito malala. Yung sinasabi natin mga adverse effect, ako nabakunahan po ako kahapon. Wala po akong naramdaman, sipon lang, parang ano lang. Pero ngayon, nakita nyo, nandito ko sa inyo ngayon, walang ganong adverse effect. Yung mga nakasama ko sa PGH na binakunahan, isa lang po yung medyo na, ano, medyo na gano'n na konti. Pero halos lahat po kami, wala po kaming ganong na, ano. At saka normal lang daw po yun, nung malagnatin, pagka ibig sabihin, sabi ni Dr. Ted Herbosa, pagka nilalagnat ka, ibig sabihin, lumalaban na yung antibodies mo. Ibig sabihin, umi-epekto yung ating vaccine. Umangat po sa 580,442 ang kabuang bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas matapos i-anunsyo ng Department of Health ang panibagong 2,067 infections. Ito na po ang ika-6 na araw na nasa mahigit 2,000 infections ang naiulat. Tumaas rin ang bilang ng recoveries sa 534,463 matapos ang paggaling ng 144 nakaragdagang pasyente. Umakyat din mga kabrigada ang death toll sa 12,369 matapos itong madagdagan ng 47 fatalities. Sinabi naman ng DOH na may 6 na duplicates ang inalis mula sa total case count. Dagdag ng ahensya, meron pa ang 30 kaso na dating natukoy bilang recoveries ang na-reclassify bilang mga namatay matapos po ang final validation. Samantala, meron namang 33,610 na aktibong kaso sa bansa ang patuloy na sumasailalim sa gamutan. Pinalawig pa ng Department of Education ng hanggang sa July 1 o July 10 ang klase na mamag-aral sa elementarya at high school. Ang hakba ay nakapalob sa Department Order Number 012 na nag-aamyenda sa school year calendar para sa 2020 hanggang 2021. Ang kutusan ay tinakda ng tinatawag na Intervention at Remediation Week mula March 1 hanggang 12 upang matugunan ang learning gaps daw ng mga estudyante.
Bukod dito ay pinapadalo ng DepEd ang mga guro sa Professional Development Program na in-set o in-service training mula March 15 hanggang 19. Dahil sa nabagitang karagdaga aktibidad, ang third quarter na school calendar ay iuurong sa March 22 hanggang May 15. Habang ang huling quarter ay gagawin naman sa May 17 hanggang July 10. Pero sa kabilang panig ay minungkay naman ng pitong senador sa DepEd na simulan na ang limitadong face-to-face classes. Ang panukala ay inakda ni na Senator Sherwin Gatchalian, Senator Sani Angara, Grace Po at Joel Villanueva.